So, we'll see, makita natin. Pakilala ko lang ito mabilis. New era dito, lineup. Thumbs dito para kay Andre, T6 for Grock, Ares naman dito for Xborg, Zach for Kaja, and Mats for Kev. Para naman si Iphios, Arms for the Valier, Patrick para sa kanyang Uranus, Yami for the Kagura, Kenshi para sa Lancelot, and Mima for the Droid. Tingnan natin kung ano nga bang papakita nilang rotation dito. So, new era, saan nila yung ano eh? Saan nila yung, ay, ito kasi, dalawang mage to eh. So, alam natin yung kayang ibigay nung ano ng Valir sa early stage. Oh. Every single time na natama yung first skill niya, magkukuldown na magkukuldown yun. Habang tumatagal, mas lalong sumasakit at possible, mapatay pa kayo dun. So, malabong makuhanan nyo ng buff to. Malabong magkaroon ng invasion dito kasi lugi talaga sila. Oo, eagles na eagles nga sila dito pagka ganito. And for this mga kaibigan, so far, ngayon pa lang din naman kumukuha ng buff time dito for both teams. So, hindi naman din big deal. Si Patrick, itong hayahayang buhay. Easy Bugatti. Cut lang siya ng cut dito. Hindi siya kayang patayin ng thumbs wipe pustahan. Pero yun nga lang sa middle lane naman. Si Kari, funnel lang kailangan dito. Kanya dapat muna lahat dito. Kailangan space for Kari. Pero ito, no po. Sugal sa offlane. Space lang talaga. Space pero kasi pagka naman nag-level 4 agad yung ano, yung Lancelot natin, pwede na siyang dumalo, pwede siyang agad makapagana, makapag-vito na lang. O, ito na nga. Doon ka pa level 1 lang. Mm-hmm. Salamat siya, hindi pa level 4 yung ano, yung Lancelot. Ito na, kaka-4 pa lang. Kung 4 ang Lancelot doon, tagpas ang ulo na itong Grock na to, manigurado. Pero okay lang din naman, hindi lang naman kay Lancelot nakasugal dito kasi meron din naman siya ditong support na Valir at Kagura. So, additional damage output din yun. Naku po. Oo, tas ano ba, itutulak pa sila. So space created talaga to for the ano, for the Lancelot. Katulad yan, tingnan mo si Ares. Kung sakali man, magbaback lang sila pagkakulang talaga sila sa minion. Pero hanggat may minion sila, uy, natakasan lang. Nakapag-flicker out nga naman si Arbs doon. So tingnan natin kung sino makakuha nitong ano. Oops, nakakuha agad ni Kenji. Pero mukhang papasukin nga ba? Tatlo laban sa tatlo. Okay lang din, pero papunta na rin yung ano dito. Isang Joehead. So possible, maapatan sila for rotation para sa top lane. Nakita nung carry. Ayan na, na-ejector mga kaibigan. Magbibigay nga ba ng stoppable force? Napi kayo doon mga kaibigan. Pero Phantom Step para mapatalo, makatakas. Pero napatay pa din. Napag-dash out. Muntik lang din makakuha ng trade, but still. Naku po, early game secured yata dito for Iphios Esports. First blood has been taken for the 2-minute game time. So, maganda-ganda ang nakikita natin bitawan dito. Hindi tinitipid ng Iphios Esports yung potential nila. There might be a turtle dito for 22nd time left. Sa bottom lane, pwede nilang kunin na to, mga kaibigan. No? Naku po, eto na nga. Ang tagal nila sa top lane, no? Siguro mga isang wave o dalawang wave sila nagstay dun sa top lane. Pero hindi pa rin nila nakuha yung gusto nilang kuhanin dun. Nemo naman, mukhang makakapatay pa. Hindi, nag-stoppable force agad para kahit papano mapaback yung mga tropa dito ng new era. And makakuha sila ng objectives kasi 3 minutes na. So pag 3 minutes na, automatic lalabas yung cry turtle natin dito and possible kuhanin na. Pero Patrick, kailangan nga na mga kumuha muna ng lead wanderer para ma-secure lalo. Tama. Ang isang turtle na to. Exactly. Heto na. Kung magkakasubukan ulit ng kanilang round 2 sa turtle, feeling ko. Pero ayaw muna. Relax lang. Huwag muna natin kulitin tong new era. Hindi kami naparito para may pag-away. Turtle lang po, kumbaga, di ba? Turtle lang. Sibling ko anan lang. Heto na. Nako, Herb. Nagtatantsahan. Maganda yung vision. Maganda yung vision ng ano doon, nung Valir doon. So, tingnan natin kung sino nga. Lugi kasi, ang hirap kasi, isipin mo, yun yung overturn si Kagure na pwede mong burst talaga. Katulad nun, naibigay niya nga patay si Zakagat, mga kaibigan, pero hindi pa rin tapos. And sino nakakuha ng turtle, tingnan natin. Pero lalaban pa nga. Ares, ang galing sa backlanes. Tuloy pa din ang boxing dito sa kabilang banda, mga kaibigan. Yami trying to escape, but nice umbrella there. Nalito na nga lang, mga kaibigan. Patay pa din. And a beautiful kill for New Era. Nakabawi-bawi kahit papano. Atras, New Era, Iphios as well. Naupo, ayun si Patrick. Pero dash out sa Gedli, mga bestie. So, dikit ang score, dikit ang gold. Parehas lamang, mga bestie. Napaka-undecided pa nito para sa akin. Pumapalag ang New Era kahit early stage ng game pa lang. Ganda ng ginawa nung Kags, nakita ko. Hindi nyo lang nakita kanina kasi na medyo malayo yung camera. Pero doon nandiyan sa bush na yan si Zach. So nabigay agad ni Kagura yung burst niya doon. Kaya napatay agad. Though nakapagbigay ng Divine Judgment, pero hindi niya kinaya yung apoy na kayang ibigay nung isang ano, nung isang Kagura doon. So instant kill agad yun for them. So yun yung sinasabi natin, burst damage eh. Kaya doon kailangan sila mag-ingat. Kaya nga, na. Tama ka dyan. Actually, pwede pa yan eh. Kung may payong. Ayun yung maganda sa Kags. Kaya niyang
kaya niyang kontrahin lahat basta parang, hindi niya nabibito yung payong niya. Parang muna. Ulti ni ano, parang ulti lang din ni Valir eh, no? Oo, di ba? So, ang mas maganda nga lang dito ay Kagura. Every 10 seconds, pwede niyang magamit. Pero eto na, naku po, 2-3 ang ating score dito. Pwede yatang pasukin dito, mga kaibigan, sa level 1 tower sa middle lane. Pero mukhang ayaw. 2-3 ang ating score. 5-minute game time. Buff na lang yata ang pag-iinitan. Ayun, nakuha na naman. Uy, nice, nice naman. Grabe ejector yun, Matic. Carry pa ang nakuha nila doon. Grabe din naman. Mga, talagang alert, ulo, alerto. No? Parang piyesta yun. Inabot sa inyo yung ano, paborito niyong patayin, marksman. Inabot sa inyo lumpia. Inabot sa inyo lumpia. Kinain nyo agad. Oo, walang saw-saw-saw-sawan. Kain, rekta kain. Mga bestie, oh, grabe. Matic yun, Matic agad, mga kaibigan. So for that one, napakaganda nun. Para sa kanila. Tsaka, syempre, well played para kay Mimaw na isipin mo, ang dami-dami pwedeng ihagis, pero marksman yan talaga kanya napili. Kasi yun yung ano, yung nagpapahirap sa kanila. So, last insanity, nabigay agad ni Ares. Zach, may divine judgment pa, pero ayaw nyo nalang gamitin kasi mabubuhay pa si Mimaw dun. So, dito. Kapapansin natin, Turtle open na din. 6 na minuto. 2-4 ang ating score. Medyo malamig ang simoy ng hangin dito. Hindi pa masyado nagkakapatayan. More objectives lang din sila. Pero nauntog pa nga din dito. Patrick, natakpan ng bahagya. Pero Arbs, nakita mo yun. Tulak ng dalawa. Yung dalawang mage talaga yung nagiging ano eh. Kaya nagiging ano dito eh, backup eh. Parang sila pa yung bouncer. Yung makikita mo nga naman. Grabe din yung damage output nila dito. Pagka dumisplay ka, biru-biru ka, talagang may kalalagyan din mga bestwa. Pero ito na, 6-minute game time. 17 or 18k rather dito ang gold ng Iphios Esports. Sila na ang lamang pagdating sa gold. Sila din ang lamang pagdating sa kill. So for tower, di pa to big deal so far. Madali pa natin masasabi. Bigyan nyo pa kami ng isa pang clash doon. Magkakabitawa na talaga. Alam natin kung sino nang lalamang for this early ito, stage ito, ng game. Ito. Tingnan natin kung babaka pa ng new era to. Ang problema kasi, na siya, ito na, yun na dali. Ang pinaproblema kasi dito, 0-3 yung ano eh, carry. Diba? Ayun na nga. Feeling ko dito, tama tayo dito, Herb. Pagka early stage, Iphios tayo, syempre. Nakikita natin. Diba? Oh, diba? At pagka late game, new era tayo kasi mag-online na dun yung carry. So yun ang hindi pa natin sure kung magkakatotoo. Pero doon sa 50% na early game Iphios, tama na tayo dun. So may 50% tama na tayong... Matic yun, Matic. Tsaka 2 mid setup din kasi yung Iphios. So yung lamang talaga nila dito, literal na masakit na. Kahit may item o wala, may damage yan. Level 4 lang po kailangan yan. Lalo na on level 8, di ba? For si Zach na iwan. Pero nakapag, conceal don't peel. Nakaalis pa nga, tas natulak dito ni Valir. So, yun yung maganda eh. Space created, pero last insanity. Pinasabog agad, mga kaibigan. Automatic saksak patalikod ang ibibigay dito, Patrick. Laban sa dalawa. Pero nandito pa rin yung backup niya. Yami dito eh, buhay pa rin ng bata. Medyo malaki pa yung buhay niya. Ako, sige, bakbakan. Kailangan kasi nila mag-build ng ano dyan eh. Si Halberd o kaya ano, Necklace of Durance para hindi sila binabarag-barag ng ano, Uranus. Diba? Wala pa magsi-si Halberd dyan. Medyo early pa eh. So, possible. Tapos si Kagura pa. Naka-clock of Destiny. So, makunat ko na Chi yan. May stock yan eh. Oo. So, good stock for them. Grabe, mga ibigan. After nyan, Lightning Truncheon. Oo, nga no. Masakit na yan ha, pagka nagkaganyan. Ano yan, simple lang. Dahan-dahan lang sa pag-abante ng item. Hindi naman niya kailangan ng ano eh, ng sobrang bilis mag-farm eh. Kahit assist nga lang para dito kay Yami, okay lang sa kanya. Hindi naman niyan minamadali. Kasi ang mas kailangan nila dito mag-stand out is yung Lancelot kaysa sa Kagura. So, mas ma-okay pang tumaba yung Lancelot dito kaysa Kagura. Relax lang mga bestwa. Pero para sa akin pre, para sa akin lang ha, sa new era dito, pag kahit dumating na late game, parang Iphios pa din eh. Alam mo kung bakit? Isa lang yung nakikita akong sinyalis kung bakit pwede sila matalo dito. Naka-retribution yung carry. Oo nga eh, no? Mukhang walang kawala nga siya dito. Kung purify, pwede pa, pre. Kung purify, pwede ka talaga makatakas. Or flicker, di ba? Pwede pa. Kaso feeling ko nga naman, pagka nagka-late game na, tas masakit na si Kagura. Dali nga siya doon, no? Dali siya doon. Matic yun, sir. Mahirapan siya doon. So, instant yun yung magiging problema para dito sa new era. Kung ano yung gagawin nila. Balik pa nga si T6 dito, pero naka-flicker out and wild charge para makatakas. Kailangan ng paghandaan dito ni Kari, Rose Gold Meteor, if ever. Rose Gold tsaka Thunderbelt. Thunderbelt at Rose Gold. Ayan. Maliban dun sa Endless Battle at sa Golden Stuff. Kailangan i-consider niya rin talaga dito yung Rose Gold. Ang hirap na kasi nito kasi tingnan mo si Yami yung pestuan niya. Ayun! Sa pestuan. Okay, nahila pa nga yung isa. Valir, will go down. So, apat na lang yung natitira dito sa Iphios. Medyo and tulog si kompleto pa yung new era.
medyo tulog si Arbs dun. Matagal pa nga yung pagkahila ni ano eh, ni Kaja dun eh. Pwede pang flicker out si Arbs, kaso mukhang hindi siya handa, mga best of, naunahan siya ng Kaja. 3-6 ang ating score, 10 minute game time. Wala, parehas pa namang, I mean, so far lamang ang Iphios, syempre. Alam naman natin, early game yan. Pero for late game new era moment, wala pa tayo nakikita so far, na di pa sila nag-online. And still, Lord na dito, first Lord of our game is now up. No. Bigyan lang nila sa siguro ng ano ng space to si Kari. Kahit walang ano, kahit walang purify yan, kaya pa siguro yan pag basta bigyan nila ng space. So ano, prontahan nila yung mga ano likod ng si Kari. Pa-free hitin nila dito, no? Free hitin nila. Pero nakaano na rin si ano, si Necklace of Durance na rin si Arms. Tapos glowing wand. So sa ulo yan, sir. Nako po. Pwede. Panlaban na rin, mga kaibigan. Lightning Truncheon pa. Ayun, kompleto na si Yami. Nako po, may kitlat pang kasama. T6 dito. With that, nako po, wild charge. Tatakas, ba't mabubuhay? So, no. May kahama pang foul, mga besties. Yun yung overturn. Ipinap pa doon. Paano nga na mabubuhay? Plus, the flame shot. Grabe naman to si Yami din. Hindi rin papatalo. Burst kung burst. Maganda talaga ang Kagura so far. Aside from the burst damage, meron ka pang free face check dito gamit yung payong mo. Saka ano, hindi ka pa pwedeng mahuli. Kumbaga, ang hirap mong hulihin pag Kagura ka. Mm-hmm. Diba? So, basic Lord yun para sa kanila. Hindi mo na kailangan ng purify, hindi mo na kailangan ng flicker. Diba? Oo, hindi mo na kailangan talaga. Kasi isipin mo yung dalawang spell na. Nasa yun na. May auto-flicker ka na. Meron ka ng purify. So, ano nga bang kailangan mo na lang? Retribution na lang para makasecure ng blue buff. Kasi naubusan ka lagi ng blue buff. Oo, mga ganun. Ayan na lang ang flame shot, di ba? Wala na eh. Kompletos ni Kados na eh. Pero to si Patrick. Matik yan. Hila yan. Tapos carry pa. So, tingnan natin walang kung ano nga ang gagawin ng carry. Saglit lang naman yan. Kasi yan eh. May marksman sila. So, yung Sanctuary Lord. Mabilis lang yan. Ayun yung overturn. Uy, binigay agad. Si Herbs dito naligaw ah. Malalim yan. Herbs, pag ikaw nasa bunutan dyan. Pasalamat ka! Ay, nakapatay, grabe naman din. Pati yung carry as well. Naku po, dalawa ang patay dito for New Iran. Hindi ko to in-expect, mga bestie wap. But for Iphios Esports, baka maabawi na nga yata. This might be it. Matatapos ba sa early stage ng game natin? Nakapasok na ang Lord, mga besties. 4-3. That's insanity. Binitaw mga pre. Baliwala. Patay ang Lord. Okay, well defended pa for New Iran. Nako, medyo crucial. Grabe yun, napatay yung carry pa dun. Error yun sa carry. Error mo, yun, carry. Kumbaga, ikaw ang MVP ng laro, tapos ikaw yung unang mamamatay dun. Ikaw yung unang may injury, no? Oo, ikaw yung unang may injury. Negative nga yun. It's just happened, mga kaibigan. So, tingnan natin. Okay lang naman, wala namang nabasag na level 3 towers dito for both teams. So, I mean, especially for New Era. So, tuloy ang boxing. Laban pa rin. Tuloy yan. Item check nga tayo, direct 13 minutes na eh. Nakita ko, yan na. Mukhang humahabol-habol na rin yung carry dito. So, isang error lang ng Iphios na kunyari, ma-wipe out sila. Pwedeng makakuha ng first hanggang second tower. Pero kasi, hindi pa yun yung eksaktong time para mabaliktad mismo yung laro. Kasi syempre, may makunat pa rin and may damage dealer pa rin tong Iphios Esports eh. Valer and Akagure. Mm-hmm. So, kailangan pa rin isipin nung carry na kailangan talaga niya ng pwesto. Pag hindi siya mabigyan siya ng payong, may yun yung overturn siya, mapasukan siya ng Kagura, instant kill yun for them. Tapos may flame shot pa to secure the kill. Mm-hmm. So, mahirap para talaga kay Mats na dumistan siya. Kasi wala siyang purify, naka-retry siya ngayon eh. Hirap yan. Grabe. Mga bestie wap. Naka-divine glaive pa si ano. Mm-hmm. So more on penetration talaga yung gustong ipakita dito. Holy Crystal, buka na isang Holy Crystal. Pwede. Pero ito ha, yung item composition naman ni Card dito, Endless Battle Belt, tapos mo mag Wind of Nature ata to, or Demon Hunter Sword. Di pa natin sure ha, pwedeng Wind of Nature, pwedeng Demon Hunter Sword. Pero dun sa dalawang item na yon, wala akong gusto dun, I think, for me. Hindi ako Rose Gold na lang muna. It's either Rose Gold Meteor or Golden Stuff na lang. Yun muna para yun sa akin. Yun yung possible. No? Kasi, hindi naman papatay sa kanya yung ano eh. Ay, hindi siguro, naisip niya na din ano, na Wind of Nature para dun nga naman sa Joed. Kasi yun yung pumupintarya sa kanya eh. So, good thing din yun. Pero kasi, wala kasi siya flicker eh, no? Isa pa yun kasi. Ang hirap kasing kontrahin ng Iphios kasi may physical damage, may burst damage sila for magical, and talaga namang
ang hirap mag-build ng item, lalo na sa gantong sitwasyon na ikaw talaga yung kailangan nila unahin kasi after mong mapatay, wala na silang, wala nang damage rin yung ire. Siguro ano to, hindi na to problema for carry, carry's item. Ang pinaka naging problema niya dito talaga, naka-retry siya. So regardless sa item na muna tayo for carry, kalimutan na natin kung ano mang i-build niya dito dahil yun kasi wala siyang escaping capability. So that's the problem for carry. Dinaanan lang ah. Ay, sa wala kasina na. Ayun. May sexy. Grabe, ah. Lumalabas-labas, dinadaan-daanan lang. So, eto na yung Lord. Eto yung makakapagdikta kung sino yung pwedeng lumamang sa laro. Low lamang talaga yung Iphios. Pero kahit paano, siguro mga kahit kalahati, makabawi itong new era, mga 3 to 5K, makakuha man lang sila ng Lord. Pero kung hindi nila si-secure to, hirap to. Ilang anong level na yan? Level 2 Lord na yan. Oo. Tama ka dyan, Kuya Herb. So, medyo crucial na to, mga bestie wap. Kung sakasaaling sa Iphios na naman to. But I think for Iphios na talaga to, ang ganda sinang vision na ginagawa dito ng Kugura. Not unless dito sila sa middle lane, dadaano yung new era, papasok. Pero, negative din, na negative. Nandun din si Herb. Si tutulak lang siya. Huwag na nga. Wala na rin to. Negative din. Oo, wala nang no choice. Nag-buff na lang sila. Tsaka, maliit ang vision ng... Trio buff lang. Nag-buff na lang. Trio buff. Pinakita dito. Oh, si Yami. Si Yami. Hindi, makakatakas naman yan eh. Kaya alam niya din yung kapasidad niya eh. Alam niya yung kaya niyang gawin eh. Oo, kahit ano pa yan eh. Kahit i-divine judgment pa yan. Hindi problema sa kanya. Makakatakas yun. Makakatakas yan. Divine judgment? What? Di ba? Meron siyang Rusho Umbrella dito. So... kayang-kayang takasan. 4-9 ang ating score. 16-minute game time. Tulad ng sinabi ko, it's either 10-minute to 15-minute matapos to or abutin tayo 15-minute to 20 minutes, and that's the late game for us. Pero yung carry dito, hindi pa rin online, mga besties. Tagal nga eh. Kasi nga, isa rin yung naging part eh. Yung apat na beses siyang napatay, tapos sinisimulan siya lagi ni Mimaw. Kasi kung may, ano siya, kahit flicker man lang o purify, possible mabuhay siya eh, di ba? Kuya Herb, magtaas na ng espada. Hampas na, automatic. Hinalikan lang, masagsang tore. Mga kaibigan, sa middle lane. Ayun na naman, gandang pasok dito, hindi pa pauli. Andre ang nadali dito, mga kaibigan, for that first casualty ng engagement na ito. Pero hindi pa tapos ang boxing. Well defended pa rin for new era. Nakupo. Nakapal yung bottom lane. Ayun, dali. Ito na ang sagot. Pero yun nga lang, yung middle lane, hindi nila sinabay. Ha? Nabitawan nila ng konti. Masyadong na-focus sa bottom lane without knowing the fact na pwede naman nilang pagsabay. Ayan, 'di ba? So Andre lang din dito ang napatay for that. Hindi pa rin. Kaya pa ng new era, hindi pa big deal. Relax kaya lang kayo. Nadedepensahan pa. Nao, ito oh. Tingnan natin level 3 tower ba? Aris dito matatanggalan ng immortality, pwede. Pero depende, mga kaibigan, nagbabakbakan. Pasok na naman ni Hector. Ang gandang target. That's a Zap, mga kaibigan. That's Kaja, which is initiator. Pero yung nga lang si Yami sa kabilang banda, napatay lang din. My friend, and the minion wave has been cleared sa middle lane. Level 3 tower si still up. Napakakunat. Napakakunat ni Patrick dito. Ito na yung middle lane. Pagka nakuha na itong middle lane, Chamba. Sigurado, mahirapan na to, mga kaibigan. Pero oops, pinasok pa nga rin. Uy, Patrick, mukha nga lalaban sa dalawa kahit may tower sila. Pero objective na lang si Kenshin dito. Mabigat, I think magka-cover lock na yung Iphios dito. Sa pagkakataon na to, medyo negative eh. Mabigat ng depensahan to, mga kaibigan. Minion coming from everywhere. Pero oops, naupo tuloy pa din ang boxing. Sumisegway lang din ang konti. Half-life na ang base, mga kaibigan. And that's a tower lock. 2-1 win. Congratulations to Iphios Esports. Grabe. Dali pa ng Iphios, mga kaibigan.